Marami nagsasabi guys na the money is the root of all evil. Bakit hindi natin guys baguhin yung kasabihan na ito? That the money is the root of all goodwill. Depende to guys kung paano mo to gagamitin. Kung gagamitin mo ito sa mabuti, magiging mabuti ito. Pero kung gagamitin mo sa masama, magiging masama ito. Guys, naniniwala ba kayo na merong bagay na hindi kayang bilhin ng pera? Isa-isahin natin yan guys. Kapag ang isang bagay ay likas, likas, hindi kayang bilhin ng pera. Watch this out. Hi guys, welcome back to my channel. Before anything else guys, sana po is nasa mabuti kayong kalagayan. Guys, isi-share ko po sa inyo ngayon ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pero palang ganun guys, no? May mga bagay pala sa mundong ito na hindi niya kayang bilhin. Guys, napakahalaga ng pera. Bakit? Kasi nagtatrabaho tayo para sa kanya. And also, halos buong buhay natin, ginawa natin para sa kanya, di ba? Nagpupuyat tayo, nag-e-effort tayo, naghuhubog tayo ng talento natin para ano, para kitain yung pera. Kaya napakahalaga nito guys. At alam naman natin guys na depende kung saan mo to gagamitin. Kung gagamitin mo sa mabuti, kung sa masama, sa masama. Guys, isa-isahin natin yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. And guys, kasi alam naman natin na ang pera siguro ang pinaka-essential thing dito sa mundong ito. Bakit? Kung wala kang pera, hindi ka makakabili ng pagkain mo. Kung wala kang pera guys, hindi ka makakapunta sa mga gusto mong puntahan. Kung wala kang pera guys, hindi ka makakagawa ng sarili mong bahay o whatever, lahat ng mga buildings sa atin sa mundong ito guys, hindi magagawa kung wala yung pera. Kasi siya yung ginagamit ng tao sa mundong ibabaw na ito. Kaya napakahalaga niya. Isa-isahin natin ngayon ang isang bagay, ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Kapag ang isang bagay ay tinatawag na likas, likas, ang isang iyon ay hindi kayang bilhin ng pera. Isa-isahin po natin siya guys. Panoorin niyo po. 10 things money can't buy. Number 1 is family. Ang pamilya ay pinagkaloob ng Diyos na kailanman hindi kayang bilhin ng pera dahil ang pagmamahal na lubos ay sa pamilya lang matatagpuan. Love that have no boundaries, limitations, ending, unmeasurables, unpredictables, selfless, and also priceless. Pasalamatan at pahalagahan niyo ang pamilya niyo dahil sila ay mananatiling likas. Likas sa pagmamahal. Number 2 is manner. Ang ugali ng tao na sa iyo lang ipinagkaloob ng Panginoon at kahit kailan, hindi kayang bilhin ng salapi ang mabuting pag-uugali. Kapag likas sa iyo ang mabuting asal, gagigiliwan ka at hahangaan. Hindi mo kayang bumili ng mabuting ugali para itapal sa pagasmong mong pag-uugali na kahit kailan, hindi ka gigiliwan ng tao sa paligid mo para gustuhin ka. Attitude, behavior, manner, own identity mo na sa iyo lang ipinagkaloob ang mabuting asal at ang mabuting pag-uugali na kailanman hindi mabibili. Number 3 is happiness. Ang kaligayahan ay hindi lang natatagpuan dahil sa gana kasarangyan ng buhay. Minsan, kung sino pang madaming salapi, sila pa nga ang hindi makadama ng tunay na kaligayahan. Ang likas na naibibigay ng tunay na kaibigan, masayang pamilya, ay walang katumbas na halaga. Sa simpleng pamamaraan ng taong malapit sa iyo, ay hatid ay tunay na kaligayahan ng walang kapantay na halaga. Number 4 is true friends. Isa sa pinakamahirap hanapin ay tunay na kaibigan na sinasabing karugtong ng iyong pagkatao. Your friend is the mirror of yourself. Hindi kayang gamitin ng salapi para makahanap ng tunay na kaibigan dahil ito ay likas sa haba ng panahon ng pinagsamahan. Mga karanasang hindi mapapantayan sa mga pagsubok na napagtagumpayan. True friends comes one. Number 5 is success. Resulta ng pagsusunog mo ng kilay, pagpupuyat para makamit mo ang iyong tagumpay. Dumaan sa maraming proseso, sistema, para matawag kang edukado. Hindi porket mapera ka, isang click lang kaya mo maging doktor, inhinyero, guro,
Dahil ang titulo ay ibinibigay sa taong nagpapagal na may pangarap na may nais marating sa buhay. Number 6 is peace of mind. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pag-iisip ay nangangahulugan ng contentment. Hindi mapaghangad ng yaman sa mundo. Bagkus, marunong magpasalamat kung anong meron o anong nasa hapagkainan. Ang tao ang siyang gumagawa ng kapanatagan ng kanyang pag-iisip. Choice mo yan. Kung nanaisip mo ng maayos ng buhay, magiging maayos ito. At kung nanaisip mo ng magulong buhay, magulo rin ang kahihinatnan. Ang peace of mind, ang pinakamasarap na pakiramdam, na libre lang. At gantimpala sa taong marunong magpasalamat sa ipinagkaloob sa kanya araw-araw. Number 7 is experience. Experience is the best teacher. Mas mahalaga sa lahat ang pinagdaanan mong karanasan umpisa sa simula hanggang taas, step by step. Huubukin ito ang iyong pagkatao at kakayahan na kahit kailan, hindi kayang idaan ng salapi para pantayan. Stepping stone mo na uukit sa iyong pagkatao at magpapamana sa iyong kagalingan sa napiling larangan. Number 8 is common sense. Ang iyong taglay na angking talino ay kailanman na isang bagay na hindi nabibili, nananakaw, sapagkat ito ay biyaya ng poong may kapal. Ito ang magpapakilala sa iyong angking kakayahan at kahusayan. Sa kahit anong aspeto o larangan, gamitin mo sa mabuting pamaraan upang mabuhay ka ng may karangalan at ipamahagi sa ibang taong may kahusayan. May kanya-kanya tayong talino sa iba't ibang aspeto. Hubugin mo ang para sa iyo na bigay na regalo. Number 9 is trust. Ang tiwala ay isa sa pinakamagandang katangian na kailanman ay walang kapantay na halaga. Kapag binigay sa iyo ito ng isang tao, ingatan mo at pahalagahan dahil hindi lahat ng nilalang sa mundo ay pinagkakatiwalaan, sikreto man o kabuhayan. Mahalin mo ang tiwalang yan sapagkat yan ay nawala, hindi mo na maibabalik pa. Tiwala naman ay ibinibigay lamang sa taong pwede mo rin pagkatiwalaan o vice versa. Ang tiwala ang pinakamahalaga na salita dahil ito ay sumasalamin sa iyong pagkatao at pagkakakilanlan. Number 10 is faith in God. Ang pananampalataya ay ng isang tao sa bagay na hindi nakikita ay nagpapatunay lang ng kanyang pagmamahal at paniniwala. Kahit anong klaseng reliyon ka pa, Muslim o Kristiyano, may kanya-kanya tayong paniniwala na hindi kayang baliin ng mga pananaw ng tao. Bakit? Yan ang pinamana ng ating mga ninuno at mga sinaunang tao ng bawat bansa. Faith is an open eyes in one Father, one King, one Lord, one salvation. Faith is priceless. Thank you for watching.